Bandang alas 5 ng madaling araw kahapon, nakuna ng babaeng ito na naglalakad sa Maria Cristina Street sa Barangay 478, Sampaloc, Maynila. Maya-maya pa'y umupo ang babae sa may tabi ng drainage. Sinilip niya muna ang butas sa imburnal bago pa simpleng itinapon ang bitbit na eco bag. Habang walang nakatingin, pinilit pa ng babae na isiksik ang eco bag sa imburnal. Nagtagal siya ng ilang minuto bago umalis. Nasa isip ko lang po, ano kaya ginagawa na itong babae na to dito at nagsisiksik ng basura? As nung ano na, napaisip ako parang yung babae parang bagong panganak kasi naka-medyas siya, naka-pajama, tapos balisa yung itsura niya. Mag-aalas 6 naman ng umaga na dumating ang street sweeper na si Aling Tess at napansin niya ang tila nakabara na basura sa imburnal. Umalingasaw na rin anya ang masangsang na amoy kaya humingi na siya ng tulong sa barangay Tanod para makuha ang eco bag. Nagwawalis ako, may naamoy ako. Akala ko naman kasi aso o pusa yung nakita ko dyan. Sabi ko, pakitingin nga yung ano, sabi ko yung nasa kanal. Ba't nagtapos sila dyan, yun ang dahilan ng ano, sabi ko, ng baha. Kumuha ng panungkit ang Tanod at nang buksan nila ito, bumungad sa kanila ang bangkay na hinihinalang bagong sila na sanggol. Tinignan ko muna, sinigurado ko kung tao. Ano, tinignan ko yung kamay, tao nga po. Wala pang buwan po yun kasi may ano pa siya yun sa pagnanganak po kusod. Oo, meron pa nun. Dinala sa pulerarya ang bangkay na sanggol na isa sa ilalim rin sa autopsy. Nagsagawa naman ng backtracking ang mga pulis para matunto ng suspect. Until na wala pa tayong information tungkol sa identity nun. Anong suspect natin dahil hindi ito kilala ron sa lugar. So hanggang ngayon ay ongoing ang ating backtracking. Alamin po natin kung intentional abortion ba ito, kung hindi man, pwedeng infanticide po ba. Sa ilalim ng batas, ilegal ang abortion o pagpapalaglag ng sanggol at maaaring makulong ang lalabag dito. Patuloy naman ang pangangalap ng mga ebidensya ng mga otoridad para malaman kung anong karampatang kaso ang kakaharapin ng suspect oras na ito ay kanilang mahanap. Para sa Headline Pilipinas, Karen De Guzman, ABS-CBN News.